Pagdating sa kung anong dapat mong dala pag magbabike, ang tanong eh, ano-ano nga ba yung mga kailangan mo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Harold Ramirez po. Welcome yet again to another video. Thank you for tuning in. It's nice to see you all well and healthy, safe from COVID pandemic. With the recent pronouncement ng modified ECQ, there is a huge call from the biking community na gawing new normal yung bike as preferred mode of transportation. And I encourage everyone, please join the revolution. This is the best time to start biking. To help you with that, I made a video, yung link nasa taas, and this video will be supplemental to that. So without further ado, we will be talking about things you must carry and have with you every time you leave the house with your bike. So I have here a few things. Few, kasi in most cases, minimalist ako. Ayoko lumalabas ng bahay na sobrang daming dala. As much as possible, kung ano lang talaga yung kailangan ko, yun lang yung dala ko pag lumalabas ako ng bahay. I have divided this into three groups. Yung bare essentials, yung important na hindi naman totally related sa biking, and then yung mga nice to have, desirables, and case-to-case basis. So here are the things that I think are the bare essentials. Ito yung mga must-have ng mga cyclist. So itong mga to, hindi to ordinaryong nakikita kung saan-saan, hindi mo to mabibili kung saan-saan. Nabibili lang to sa mga dedicated na bike shop. Okay? So, kung cyclist ka or nagbabala ka magsimulang magbike, makinig ka. Ito yung mga kailangan mo. First, multi-tool. Highest on our list. Pinaka-priority mo ang magkaroon ng multi-tool. Every cyclist must have this. Sunod sa helmet. Maliit lang to, kasyang-kasya to sa bulsa mo or sa pocket ng bag. With bikes getting modern and modern, kaya na itong bumuo at bumaklas ng isang buong bike. Maybe with the exception of the bottom bracket at saka nung kaset. Kasi yun, kailangan ng special tool doon. Kailangan ng bottom bracket, remover, at saka chain tool. Pag repair, makakapag-maintenance ka ng bike, makakabuo ka ng bike, gamit lang ang simpleng multi-tool. Believe me, magkakaroon ng pagkakataon na magagamit mo to. Either mag-maintenance ka sa bahay nyo or nasiraan ka sa daan. Next sa list natin, depende sa setup ng wheelset mo. Kung meron kang inner tubes, you need patch kit. Kung tubeless naman, kailangan mo ng spare na inner tubes. Itong patch kit, gamit ko to kapag dala ko yung DJ bike ko. Kasi naka-inner tubes yun, hindi yun tubeless. So, ito yung mismong patch kit. And then yung cement. And then I also have some liha. Para lihahin yung kung saan may butas. Itong buong kit, alam ko 30 pesos to eh. Itong buo, kasama itong lalagyan. Pag naubos mo na yung patch kit or pag naubos mo na yung cement, yung rubber solution, pwede bumili. I think this is 15 pesos ata to, yung rubber solution. And then, 3 sampu nitong patch kit. So, mura lang siya. And then, baka bagtaka ka. Kung naka-tubeless, wala na dapat problemahin in terms of pag nabutasan. Mali. Paano naman kung mapunit, diba? Mapunit yung sidewall mo, or mapako ka ng D4, syempre hindi yun kakayanin ng silan. That's when you need a spare tube, tire, levers, o pangtungkab ng gulong. Syempre, whether you are using patch or spare tubes, kailangan mong tagalin yung gulong. Mapapadali ang buhay mo pag meron ka nito, hindi ka mahihirapan. At safe ang rims mo pag meron to, hindi magagasgasan. Of course, pag na-flat ka, kailangan mo ng pambomba. Kaya kailangan mo ng hand pump. So, ito, patch kit or inner tube, tire levers, partner niyan, hand pump or portable na pump. Kahit meron ka nitong lahat, kung wala ka namang hand pump, useless, diba? This is also a must-have. Itong set na to, ito, patch kit or inner tube, tire levers, hand pump, they go hand in hand in fixing the most common problem ng cyclist, ang flat tires. Another common mechanical problem ng mga siklista,
broken chain, no? Yung maputulan ka ng chain. So I have here a missing link. So this will save you in case na maputulan ka ng chain sa daan. But in most cases, pag naputulan ka ng link, i-exe yung chain mo by at least one full link. So ibig sabihin nun, medyo magkakaproblema ka sa pag-shift papuntang lighter gears kasi may exe na yung chain. But at least madudugtong mo yung chain at magagamit mo ulit yung bike at hindi ka may stop kung saan ka nasiraan. Itong mga bare essentials, mura lang yan mga yan. Itong multi-tool, may mabibili ka nito sa halagang 150. Yung patch kit, nasabi ko na yung presyo. Yung inner tube, depende sa size at saka depende sa brand. More or less 200 pesos patas yung price niyan. So, tire levers, ganun din. Nasa 200 plus patas din lang to. Hand pump, ganun din. Halos lahat to. Take to 200. Ito, I think this is 100 or less. Yung missing link. So itong bare essentials, hindi ka kagastos dito ng mahigit 1,000. So my next set of items, ito yung mga importante na hindi naman talaga related sa biking pero must have every time na lumalabas ka ng bahay. So in any occasion, ito yung mga kailangan mong dala pag lumalabas ka ng bahay. Una, wallet or anything na mag-hold ng pera at saka ng identification cards para kung sakaling may mangyari, ma-identify ka. At sana yung mga identification cards mo na yun, meron ding contact numbers para sa mga emergency. Meron ako dito, nandito yung lisensya ko. In case of emergency, nandito yung pangalan ng asawa ko at saka yung contact number niya. Secondly, phone. Of course, nowadays, naging necessity na ang cellphone, no? Basically, this connects you to anyone, anywhere, anytime. So, importante siya. Again, for emergency or kung may kailangan kang tawagan or kailangan kang tawagan, ito. And then, punta naman tayo dito sa tawag ko dito, desirables and case-to-case basis na items. Case-to-case basis kasi depende sa sitwasyon. Wala dito, doon sa bag ko mayroon hydration or tubig or any liquid for hydration. Case-to-case basis kasi in most cases, maraming mabibilhan ng tubig, 7-Eleven, mini-stop. Kailangan mong magdala ng tubig kung along the way, malalayo yung mga store or kung talagang sa bundok, walang mabibilhan. First aid kit. Guilty ako dyan. Sabi ko, desirable, di ba? So, isasali ko dito yung first aid kit. Guilty ako dyan, wala ako dyan. The closest thing na nadala ko sa isang first aid kit is yung band-aid. So, I will try to remember na bumuo ng isang first aid kit para madala ko. Itong next two items, very applicable to sa mga nagbabalak magbike to work or nagbabike to work. Lights, head and tail light. Kailangan nyo to kung ginagabi or gagabihin kayo sa trabaho. Kailangan mo to para makakita ka at makita ka. So, you need a headlight and tail light. Yung tail light ko, hindi ko mahanap. Another thing or another accessory na kailangan ng mga gusto at nagbabike to work, reliable na bike lock. Security ito ng bike nyo. Kahit iwanan mo sa parking or kahit saan mo siya i-lock, mag-invest kayo sa magandang klase. Huwag yung mga maninipis na kahit simpleng cutter lang kakayanin. At saka yung mga yun, flat screw lang dito sa may susian, matatanggal yun. So, I suggest get branded one. Ito sa akin, Surface. Itong mga items na i-discuss ko dito sa i-discuss ko na from here on in, hindi naman siya required pero nice to have lang. First, zip ties. Napaka multi-purpose na mga ito. At magaan lang naman sila dalhin. Madali lang isuksok to sa bulsa or sa bag mo. Spoke wrench. Ilang beses ko na to na gamit sa trail kasi mapapansin mo biglang maluwag yung mga nipples mo. Makaka-uwi ka ng matiwasay kahit maluwag yung mga nipples mo pero sa akin kasi medyo aggressive tayo mag-ride kaya it's always good na nakatono parate yung mga wheels. Other stuff na pwede kong i-suggest niya magandang dalhin, recording device kagaya ng GoPro or mga dashcam. Hindi lang yun para sa pag-upload ng videos nyo, mga exploit nyo sa Facebook, YouTube, or Instagram, kung saan social media man kayo nag-upload.
more like pang security. Kasi kahit anong ingat natin, kung meron namang balahura, diba, hindi mo maiwasan talaga yung diskrasya. O at least meron kang ebidensya kung pwede kailangan. And also, last na lang, tip, wallet, cash, diba? Yun sa bag ko, dito sa bag ko, meron akong extra cash na hindi tinatanggal. So, in case makalimutan ko yung wallet ko, at least meron akong cash dito sa aking bag. Yun lang, tip lang. And I think that's it. These, in my opinion, are what cyclists should have when they go out biking. Let's use the comment section to further discuss kung meron man akong na-miss. Or if you have a different tip na gustong i-share. Once again, this is Harold Ramirez. Thank you for watching. If you like this video, please don't forget to give a like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, apir!